Good morning everyone, mga ka-channel. So welcome na naman sa panibagong ideas, mga guys. So today's video ay aalamin natin sa inyo, no? Aalamin natin at i-present natin sa inyo ang traffic and road signs in the Philippines. So yan, mga guys, kung kayo ay mahilig magbiyahe, nagda-drive kayo along the highway every time or every other day, every other weeks, every other months. Ay mga guys, importante ito. So mga guys, kailangan nyo malaman yan. Kahit na magaling na kayo mag-drive, kailangan nyo pa rin yan malaman. Ang traffic and road signs in the Philippines. So mga guys, sa mga bago pa lang gusto matuto mag-drive or gustong kumuha ng driver's license, ayan. So kung tayo ay hindi na tayo mag kung sarili natin, guys, ha. Ayan, kung sarili natin kukuha ng lisensya dito sa Pilipinas, ayan, kailangan natin itong malaman ang traffic and road signs in the Philippines, dahil kung tayo ay hindi tayo afford para magbayad ng bayad sa mga fixer, no, sa LTO. Ayan. Marami diyan fixer, mga guys, eh. Ako na bahala sa lisensya mo. Ganito na lang babayaran mo. Ayan. So importante 'yan, mga guys. So ang una-una ay yung traffic lights. Nako, yung traffic lights ay merong kulay red, kulay dilaw at kulay green. Ayan, pagka red, 'yun ay stop. Pagka dilaw ay warning 'yan, mga guys, na kailangan mo nang huminto. Tapos ang green ay go na, slippery road. Ayan, tingnan niyo, guys, ang slippery road na design, ha. Idodrawing niyan pag kayo kumuha ng exam. Sa written, ayan, written and actual yan, mga guys, sa pagkuha ng lisensya, written exam at driving skills, yan. So aside sa pagda-drive, no, aside sa pagda-drive na meron kayong instructor dyan, instructor pagka kayo ay kumuha ng lisensya. Ayan, sasabihin ng instructor sa, tama ba? Instructor pala. Sorry naman, mga guys. Instructor, sasabihin ng instructor na okay, o abante, turn left, reverse. Go straight, going straight. Ayan. So pag sinabi niyan, pagkakukuha kayo ng lisensya na kunyari 1-2. Ayan, or 1, 2, 3, no? Pag 1 kasi, mga guys, stands for 2 wheels. Pag 2 ay 4 wheels. May ano yan, guys, ha? May definition yan. May kanya-kanyang definition yan ang 2 wheels, no? So, meron pwede kang automatic, pwede kang manual and automatic. So, meron niyang classification ng ating driver's restriction. Sa 3, yan, number 3 naman ay 6 wheels. So, meron din yan na classification. Kung ang bigat ng sasakyan na dinadala mo. So yun, mga guys, ha, slippery road, roundabout, ayan, ibig sabihin rotonda, circle, ayan, Y intersection, two-way traffic, left bend, ayan, medyo bahagyang pakaliwa yan, right bend, ayan, iba yan, guys, ang turn left, iba ang right, turn right, iba ang left bend, yung parang pa slightly left, slightly right, ayan. So ang sumunod dyan, mga guys, ay narrow road, ibig sabihin makitid pa, ano, pakitid, no, makitid na kalye. So maliit lang na street, na kanto, maliit lang kalsada, ayan, narrow road. Road right, ayan, so hindi ka pwede mag left kasi going straight and going right lang yan, road right, ayan. Sa road left, ayan din. So nasusundan nyo ba ako, mga guys? Step descent. Ayan, so medyo paano siya, no? Pababa siya. Yung isa naman, step ascent. Ayan, so parang paahon. Ayan. Yung parang nag-i-swing yung sasakyan mo. Ayan, so mga, may mga nakaswing kasi, kunyari, ang elevated, eh, medyo, ano, kunyari, mall siya. Ayan, so medyo paahon ang kanyang ginawang daanan. So yon. Ay naman yung isa, line merge ahead. Ayan. So merong may pag-going straight, tapos may magko-cross sa
So be aware na may magkukross sa gilid mo dahil merong kali. Ayan. So soft verge. Ayan. So para siyang may sa gilid medyo pataas, no? Tatagilid yung sasakyan mo. Alright, so river bank. Ayan, river bank. Ibig sabihin mo guys, na river bank ay be careful ka kasi baka mamaya meron diyang recreation tapos ang pinakagilid ng kali ay tubig na, dagat na, ilog na. So ayan, be careful. Ayan ang river bank. School crossing. Ayan. Falling rocks. Ayan, falling debris. Ayan, yung mga nahuhulog sa mga mountain, no? Pagka umuulan ay nalalaglag ang mga lupa at bato. Ayan. Road work. Ayan. Kung may makonstruction, no? Kailangan be aware kayo. So, kabisaduhin nyo yan mga guys. Ayan. Para idodrawing yan guys pag kumuha kayo ng exam. Ayan. Cycle crossing. Animal crossing. Bridge road sign. Hump ahead. Ayan. Crossroad. Height limit. Railroad. Ayan sa mga train mga guys, mag-ingat kayo dyan sa daanan ng train dahil hindi kayo mananalo dyan, mga motorista, hindi kayo mananalo dyan sa railroad kasi yun yung right of way nila. Ayan, intersecting sign. Ayan, so T-junction, school bus stop, crossing ahead, left hairpin. Ayan, so parang full, para siyang U-turn pero left kasi kadalasan ang mga U-turn, usually parang kanan, so to parang left hairpin, din parang U-turn siya pero pa left. Ayan, so guys, informative. Ayan, parking, hospital, so parang ito yung mga sign ito na kunyari palatandaan yan na yan ay kunyari pwede ka magpark, so pay parking yan, hospital yan, may letter H, ibig sabihin hospital yan. Ayan ang ganyang sign sa tanke, gasoline yan. Ayan, telephone, rest area, ayan, pedestrian link, police, train station, restaurant, airport, no parking, bus stop, no parking, bus stop, one way. Ayan, tandaan nyo mga guys, ang one way, ang araw sundan nyo, pagka once may one way yan, ganyan, kung saan nakatutok ang araw, yun yung traffic flow. Ayan, so area closed. Ayan, cycle lane. So yan yung mga traffic and road signs in the Philippines. So next mga guys, tandaan nyo yun, ang mga road signs. Sunod, mga informative signs. Ayan, bus station, park and ride, marina. Pag ibig sabihin pag marina, mga nandyan yung pier yan mga guys. Ayan, so may dagat, no? And angkla kasi yan guys, yung design niyan, angkla ang marina. Ibig sabihin about ship, no? Ayan, medical, ayan, so mga hospital zone niyan, ibig sabihin na. Ayan, so sunod natin, stop. Ayan ang stop. Suminto ka sa mga intersection, merong ganyan. Sa mga daanan sa kalye. Ayan. Yield, no parking, no entry for all types of vehicle. Ibig sabihin, walang may pumapasok yun sa kalye na yan pagka merong design na ganyan. Ayan. So, bawal kang pumasok dyan or else baka sarado ang kalye. No left turn, no right turn, no U-turn. Ayan. No overtaking. Ibig sabihin, sa mga bridge mo yan makikita ang mga no overtaking. Kasi bawal ka dyan mag-overtake. Ayan mga guys. Ayan. So, idodrawing mo yan guys ha, pag kumuha ka ng exam sa LTO. Pag kumuha ka ng driver's license. Ayan. Pedestrian prohibited. Ayan. Bawal daw tumawid. Bawal lumakad ang tao. No blowing of horn. Ayan. Usually yan sa mga hospital, sa mga simbahan, ang no blowing of horn. Mga offices. Ayan. Government offices. Tricycle prohibited. Ayan, ibig sabihin pinagbabawal ang tricycle. Animal prohibited. Ayan, ibig sabihin huwag ka pumasok dyan kung mga hayop kang dala tulad ng kabayo. Ayan. With limit. Ayan. So kung kunyari ang sasakyan nyo ay matangkad, no? Ayan. So 2.24. Ayan, ang limit lang. So kung naka-dump truck kayo, so bawal kayo dyan kasi matangkad ang dump truck. Ayan. Length limit. Ayan. Height limit, maximum speed. Ayan, pag maximum speed, ibig sabihin 100 mga guys, huwag ka na tumakbo ng 110, 105 kasi 100,
100 ang maximum speed niya. So maximum ibig sabihin yun yung pinaka dapat na, pinaka matulin. No smoking, ayan. So mga nandyan sa hospital, school, ang no smoking sign. Cellphone prohibited, ayan. Pinagbabawal ang mga cellphone tulad ng mga bangko. Cycle prohibited, ayan. Bawal yung mga bike. Push carts prohibited, ayan. Bawal yung mga push cart dyan, no? Mga ice cream, mga ganyan. Yan, yan. Bawal, no? No car, ibig sabihin, bawal ang sasakyan. Load limit, 5 tons. Eh, kung mabigat yung ano mo, may mga bato, may mga buhangin ng karga ng truck mo, bawal ka dyan. Eh, kasi load limit, baka mamaya masira pa yung ano, no? Masira pa yung tulay, ayan. Tongas prohibited, ayan yung mga kalesa. No food and drink, ayan, bawal dyan. Sa mga computer, mga ganyan, mga harap ng TV, ayan, bawal yan sa mga offices. Ayan, no food and drink sa mga aeroplano, sa mga tren, sa mga basta sa mga government agencies, ayan, no food and drinks, ayan, pinagbabawal yan magdala ng pagkain, no? Turn left, ayan, so turn right, pass either, ayan, so option mo, kung kakaliwa ka kanan, pwede kang tumuwid pag ganyan, no? Pwedeng two-way, ayan, keep left, keep right, ayan. So maraming salamat sa inyo mga guys, sana nagkaroon kayo ng idea, no, about sa road signs in the Philippines. Ayan, aralin nyo yun mga guys para hindi nyo na kailangan na bumili pa or sa LTO lang kasi ito makikita para at least matutunan nyo na bago kayo kumuha ng exams, kumuha ng driver's license yung may exam. So at least may idea na kayo ha mga guys. Ayan, road signs in the Philippines. Traffic road signs in the Philippines. Ayan. Maraming salamat sa inyong pag-support at panonood sa aking muting channel. Keep safe always and God bless the Philippines.